pata pala yung Chinese Embassy dito banda sa Ayala Avenue. So, hinahanap ko lang ulit siya dito. So, sa Google kasi, pag sinerch nyo, nasa World Trade Center pa siya na building. Pero ngayon, nag-iba na pala siya ng ano, ng location. So, lumipat na daw. So, hanapin lang natin saglit. So, ayun guys, katatapos lang natin mag-apply ng Chinese visa dito sa ano, dito na pala yung applyan ng Chinese visa sa Nobel Square. Dito lang din to sa tapat ng Ayala Triangle ito. So bali ano, kanina kasi 'di ba doon tayo pumunta sa may ano, doon tayo pumunta sa the World Trade Center dito sa Makati. Pero ang sabi dito na daw yung applyan sa Nobel Square. So pagdating dito, akit lang kayo sa 6th floor ng Nobel Square and dito na natin makikita yung Chinese Visa Application Service Center. So para siyang ano, kumbaga pag sa Korean, para siyang ano, para siyang K-Bank. So ganun lang din. So sila lang din yung nagpa-process ng mga application and then yung Chinese Embassy pa rin yung mag-a-approve ng mga visa application. So ayun lang guys. So agahan nyo lang guys. So mas maganda dumating kayo dito. Mas maganda dumating kayo before 9 AM kasi medyo matagal lang din yung pila niya. And ayun na. So ngayon pick up date natin is March 4 pa. So ang binayaran natin for single entry is 2,898 pesos. So before nung actually second application ko na to, nung first application ko around 1,000 plus yung mismo sa Chinese Embassy. Pero dito nga dahil sila na yung napaprocess, may visa fee pa sila plus yung pinaka visa application ng Chinese visa. So ayun lang guys. So sa March 4 babalik tayo. So nakalagay na rin pala dito sa pick up form. Nakalagay na rin dito sa pick up form kung kailan yung pick up date. 4 days lang yung processing. So ayun yung usual nila. So pwede naman kayo magpa-express pero may additional fee lang. So ayun lang guys. So update ko ulit kayo sa March 4 sa pag-pick up natin sa Chinese visa natin kung approved. So ayun lang guys. So ayun guys, it's March 4 and ito yung date ng pick up ng passport natin dito sa Chinese Visa Application Service Center dito sa Makati. So andito tayo ngayon sa Makati para i-pick up na yung passport natin. And ayun, so mamaya i-share ko sa inyo yung mga pinasa kong mga requirements para sa application na to. And by the way, this is my second time na application. So wala na tayong binigay na mga ano, mga bank statement, yung mga ganon, yung mga anything related sa bank. So wala na tayong binigay na mga ganon sa requirements. So ayun. So by the way, dito na. So katulad ng sinabi ko sa first part is dito na banda sa tapat ng Ayala Triangle yung ano, applyan ng Chinese visa. Bale from One Ayala Triangle or sa bandang ano, Greenbelt or SM Makati, naglakad na lang ako dito papunta sa may Chinese Visa Application Center since ano na lang naman, malapit na lang din naman kasi and walkable din siya. So madali lang puntahan. Tabing kalsada lang talaga ng Ayala Avenue. So tara na guys. Nakuha na natin yung passport natin and approved tayo sa Chinese visa application natin. So ito na yung passport natin. So ayun, no, hanap lang tayo ng pesto and then explain ko sa inyo yung nagiging process sa pag-apply ng Chinese visa. So sa pag-apply naman ng visa, so basically mag-ano ka lang, i-provide mo muna lahat ng mga requirements na nandoon sa may website. So i-check nyo lang yung nasa website. Andun lahat ng mga information, depende sa kung anong category ng Chinese visa yung a-apply nyo. And then, pag-complete na yung requirements nyo, pumunta lang kayo dito sa Chinese Visa Application Service Center. Dito lang to sa tapat ng Ayala Triangle. So ito na yung bago guys. Kasi hindi pa updated yung nadudun sa ano,
So ayun yung bago guys, dito yung applyan ng visa guys sa Ayala Avenue na street. And then pagkaakyat nyo sa 6th floor ng building, pagkaakyat nyo sa 6th floor ng Nobel Building, kukuha lang kayo ng number. Kunin nyo lang, kuha lang kayo ng ano, sabihin nyo lang mag-apply kayo, and then yung staff doon bibigyan kayo, and then yung staff doon bibigyan kayo ng ano, bibigyan kayo ng parang ano number, and then magpe-present lang yung mga number doon sa screen, and then ano na. So pag natawag na yung screen nyo, punta lang kayo sa counter kung saan yung ano nyo, kung saan nakalagay yung number nyo, and then bigyan nyo lang yung mga requirements nyo, and then i-check lang yung lahat, i-verify. So kung complete naman, so ano, after 4 days yung result ng visa application. So mabilis lang dito yung mga ano, mabilis lang yung process talaga. Kahit yung applicant ka or magre-renew ka lang ng ano, ng visa, ano, same process lang, 4 days lang yung regular processing days nila. Ano, yung working days lang, 4 regular working days lang makukuha mo na kaagad yung passport mo. So ayun, so single entry lang naman, single entry yung nakuha nating visa. So valid siya for 3 months and pwede ka magstay ng 30 days. So after 30 days siya, after ma-verify nung counter ng mag-check nung mga requirements nyo, bibigyan niya kayo ng another number for payment. And then pag nabigay na yung sa payment na 2,998 pesos, so bibigyan lang sa yung receipt, and then okay na yon. So mag-aano lang siya, parang yung ibibigay sa yun na parang yung papel ay lang ipepresent mo sa may ano, pag ipipick up mo na. Pero pag pa-pick up nyo, kukuha lang ulit kayo ng number, and then kukuha lang kayo ng number dun sa may front desk, and then yun, hintayin nyo lang ulit matawag yung number nyo dun sa screen, and then ayun, good to go na kayo. 2,898 pala yung visa application fee dito. So yung 1,000, I think around 1,050 is ayun yung charge ng China Embassy, and then yung the rest doon is yung sa pagpaprocess na ng Chinese Visa Application Service Center. So may fee din sa kanila since sila yung mga naghahawak ng mga Chinese visa application. So yun guys, magla-lunch muna tayo dito sa Yoshinoya, and yun, habang hinihintay ko yung food ko, i-share ko sa inyo yung mga requirements na sinabmit ko sa Chinese Embassy. Tsaka lang ha. So ito yung mga pinasa kong requirements. Of course, yung number one is yung passport. So dapat yung passport nyo is valid within 6 months. So dapat yun ha. So check nyo, dapat malayo pa yung expiration ng passport nyo para wala kayong maging problema sa application nyo, sa visa application at saka sa pag-alis nyo. And then second is yung round trip ticket. So nabuko kasi itong ano ko, plane ticket ko during sale. So nabuko siya for around 3,000 plus. I think around 3,800 to 900. So ganun ko siya nabook. So ang nabook natin is Manila to Shanghai, Shanghai to Manila. So ano lang tayo, short birthday trip lang to na gagawin natin sa China, mainland China. And then yung next is yung hotel accommodation. So dahil nga wala pang ano, visa talaga, so hindi natin alam kung ma-approve, nag-book ako neto sa Agoda. So yung nabuko sa Agoda is ano, free cancellation naman siya anytime. So sa Agoda, nag-search lang ako doon ng mga hotel accommodation sa Shanghai, and then yung nabuko is, so yung binuko is yung free cancellation, since hindi pa naman natin alam kung ma-approve tayo dito. So dapat mga ganun muna i-book natin initially. So, tapos pwede naman siya i-cancel anytime without any charge. So ayun. So ang next natin na pinasa is yung photocopy ng previous visa natin. Since ito nga yung second time ng application ko sa Chinese visa, kailangan ko pa rin i-present or kailangan ko pa rin ipasa yung
previous photocopy ng Chinese visa ko sa old passport ko. Since nasa old passport ko yung visa na yon, kailangan ko rin ipasa yung old passport na yon para ano, makita din nila dun sa old passport ko. Bale, dalawang passport yung ipinasa ko sa embassy. Yung isang old ko, wherein nung nadudun yung old Chinese visa ko, and then itong bago ko. Next is yung photocopy ng bio page and emergency contact ng current passport mo. So kailangan mo siyang ipasa din. So ipo-photocopy mo lang naman yung bio page, yung pinaka yung may mukha nyo, and then yung last page na emergency page, na dapat syempre may nakalagay din na emergency contact nyo. And then yung next is yung visa application form. So itong visa application form, makikita natin to sa website ng China Embassy, something like that. So ilalagay ko na lang dito yung link. So punta lang kayo sa link na to. Diyan yung makikita yung mga Chinese visa requirements at saka yung mga ano, yung visa application form. Yung visa application form na yan, dapat mag-fill out kayo dun sa website nila mismo. So maraming page yan. I think 7 pages yan. So ilagay nyo lang lahat ng mga information na kailangan nyo, yung ID picture na i-attach, yung ano, travel date, kasi kailangan siya dun sa ano, kailangan siya dun sa form, and kailangan magtutugma-tugma siya sa travel date nyo. Kailangan magtutugma-tugma siya sa ano nyo, sa kung anong nakalagay sa mga round trip tickets tsaka yung hotel accommodation nyo sa nakalagay sa form. So dapat ano, i-carefully check nyo lang na dapat magkakatugma sila lahat at tama yung dates na ilalagay nyo. And then yung next is travel itinerary. So naganap lang ako ng format ng travel itinerary sa online. So I think sa ano ko siya nakapi. Basta nakapi ko lang doon. And then ito yung sample ng travel itinerary na ginawa ko for Shanghai. Ayan. So merong ano yan, nakuha ko lang din yung format na yan sa online. I think sa mga travel blog na website. So doon ko lang din nakuha yan. Tapos inaya ko lang yung format, and then pinalitan ko yung travel date, yung itinerary, at saka yung hotel, at saka contact ng hotel. So ayun lang naman yung pinalitan ko doon. Then the rest okay na. And then yung last one is yung photo. Ito yung photo na ano, nagpa-picture ako sa ano. Teka lang. So nagpa-picture ako. Eh, nagpa-picture pala ako. Kasi nagpa-picture ako sa Tronix. Tapos sabihin niyo lang doon na for Chinese visa, and then alam na nila yung mga size noon. And ayun, 85 pesos lang yung pagpapa-picture ko. Parang ito yun, pakita ko sa inyo yung sample. So, ito lang, ito 'yo. So, ayan yung picture ko sa Tronix. So, mabilis na naman, hintayin niyo lang makuha niyo na agad yung print out ng hard copy. So, ayun lang naman yung mga pinasa ko. Pero, ayun yung ano, for second, kung second applicant ka. Pero, kung first time applicant ka, kailangan mo pa rin magpasa ng bank certificate with yung mga bank cert. Kailangan mo pa rin magpasa ng bank cert na merong mga 6 months bank statement. Tsaka yung kasama yung receipt nung request ng bank cert. Tapos yung BIR stamp, income tax return, COE, business registration certificate kung business owner ka, professional ID or student ID, and other relevant documents na nagpo-prove ng economic condition and employment na nagsusupport sa travel nyo. Ayun lang naman lahat ng naging process ko and pinasa kong requirements. So kung may questions kayo, mag-comment lang kayo sa video na to, and itatry ko sagutin lahat ng mga question nyo sa comment section, or pwede nyo rin akong i-DM sa Instagram ko at StephenTravelsPH. So ayun lang guys, so thank you for watching, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel, and yun, so follow nyo lang ako for more travel videos. Ayun lang guys, bye!